Hey guys, so andito na tayo ngayon sa ating chapter 5 ng ating Structural Theory 1. At ang ating chapter 5 is all about influence line. So unang tanong, ano nga ba ang influence line? So ang influence line is a graphical representation na magdetermine or magpapakita ng response function or effect, or from the word itself, influence, or sa Tagalog, influensya ng isang unit load na dadaan or mag-travel sa isang structural member, kagaya ng beam. Okay? So, ito yung ating unit load. At ang ating unit load na P is equals to 1.0 kasi unit load lang siya. So, unitless. Okay? So, itong ano na to, load P na to, is dadaan sa ating member AB. Okay? From distance 0 to x. Okay? So, kunwari, ang ating total length dito is length L. Therefore, yung ating P1 is mag-travel from 0 to L. Okay? Or 0 meter to length L. Na in terms of meters red, or kung ano man yung unit nung length ng ating member. So, itong unit load na to, dumadaan yan from A to B para tignan kung ano yung effect na magiging or magpuproduce ng ating unit load. Okay? So, dito sa influence line, nag-drawing tayo ng graphical representation para sa reactions, okay? Para sa shear, and para sa bending moment sa section ng isang member. So, for example, ito yung ating beam. Kukunin natin yung influence line, okay, or effect ng ating unit load or 1.0 unit load para sa shear at a specific section or moment at a specific section, and also the reaction from the support kung beam. Okay? Syempre, kapag truss naman, yung reaction na yun is yung tinatawag nating internal loadings ng mga member. Okay? So, yes, yun yung para sa truss natin. Dito naman sa beam, yun yung mga reaction na para sa support ng ating beam. Okay? So, we have two types of properties of influence line. Para sa concentrated load and distributed load. So, for example, ito yung ating concentrated load. Nadadaan papunta dun sa ating sabihin nating beam AB. Ayan. Then, kumpara meron tayo ditong mag-determine tayo ng P1. Ayan. So, yung nadaan lamang sa ating member AB dito is P1. Okay? So, single load lang or concentrated load. So, para makuha yung function, sabi natin F na lang yung function. Para makuha natin yung function nung or effect, okay, or response ng ating concentrated load, dapat drawing tayo ng influence line. So ito, example lang to ng influence line, hindi pa to pinakatama. So example lang, kunwari ito yung ating influence line diagram, then yung ating function for the influence diagram is equals to P multiplied by an ordinate. So yung ordinate is itong mga to, yung makukuha nating y ordinate. Itong mga to. Yan yung mga ordinate natin. So, sabi natin ito ay y1. Ito naman, y2. So, sabihin yung ating function from the concentrated load na P1 is equals to P1 multiplied by y1. Pero, syempre, imposible naman na isa lang ang ating concentrated load. So, meron din mga marami. So, sabi natin ano? 3 moving loads. Ayan. 3 moving loads. So, syempre, lahat ng yan, or yung P1, P2, P3, merong, okay, distance na fixed sa isa't isa. So, sabihin, sabay-sabay silang gagalaw. Okay? Ibig sabihin, ito yung magiging ordinate para sa P2. Ito naman P3, ito yung magiging ordinate niya. Sabihin natin, Y4. Okay? Yan. So, katapat niya. Yan.
So don't worry, madali lang naman kunin yung ating ordinate once na nakuha nyo na yung or na-drawing na ninyo yung inyong influence line diagram. So paano makakuha yung ating mga ordinate? By ratio proportion. Kasi yung mga influence diagram natin is hindi kagaya sa shear and moment diagram na nagkakaroon ng degree of curve. Sa influence line diagram, lagi lamang tong linear. Okay? So ito, yung ating function niyan is magiging P1 multiplied by Y1 plus okay, P2 multiplied by Y3. Then yung ating P3 magiging na siyang negative kasi yung kanyang ordinate is nasa negative side of the influence line diagram. Okay? So ganun yung properties ng ating concentrated load. Next naman is distributed load. So, for example, ito yung ating distributed load. Ayan. Na merong height na W. Siyempre, in kilonewton per meter yan or pounds per foot. So, para makuha yung ating influence line, response function ng ating distributed load, and usually dito sa influence line, ang distributed load lang natin is uniformly distributed load. So, para makuha natin yung ating function dito, kailangan natin i-multiply yung W natin into area of the influence line. So, ito nyan, magiging area 1. Okay? Ito naman, magiging area 2. So, hatiin natin sa dalawa. Ito yung para sa ayan. Para sa area 1, yung blue. Ito naman para sa area 2. Ayan. So, ito nyan. Yung maximum positive function due to the distributed load is equals to, since positive, sabihin ng ating F for positive is equals to W multiplied by area 1. Then, yung sa negative naman is equals to W multiplied by area 2. Okay? And so, binuksan natin yung ilaw kasi dumilim na naman bigla. Sumasakto kung kailan ako nag-discuss dumidilim bigla yung langit. Yan. So, yan. So, sana nakikita nyo pa. Yan. So, yun yung ating properties for influence line for the concentrated load and distributed load. So, meron tayong procedure para makuha yung ating response function based on reaction, shear, and moment. So, kapag react or ordinate or influence line diagram for reaction, shear, and moment. So, para sa reaction, same pa rin ang concept na gagamitin natin. Gagamitan pa rin natin siya ng summation of forces vertical is equal to 0, summation of forces horizontal is equal to 0, and summation of moment para lang makakuha tayo ng reaction. Okay, pero usually ang gagamitin lang natin talaga dito since ang ating unit load is laging vertical and downward, ang gagamitin lang natin dito is summation of forces vertical and moment, okay? And ito rin yung gagamitin natin para sana to, itong reaction na to para doon sa beam. Okay? And para sa truss. Okay? Ayan. Next, kapag shear naman, dito babalikan natin yung concept ng shear and moment at a specific point. Okay? So, from left, okay, yung ating from left. Okay, ang from left, lahat ng upward is positive, lahat ng downward is negative. Tapos, from right, kasi diba ang shear natin, or ang kukuha nating influence din kasi is shear at a specific section or point. Kuwari dito, point C. Yan. So, sa point C na to, para mas madali natin, kailangan natin gamitin yung from left or from right. Okay? Anyway, mas ma-appreciate nyo yun kapag nag-example na tayo. So, from right, lahat ng upward is negative, lahat ng downward magiging positive. And kapag naman sa moment, nag-moment ka sa C, to left support or from left support, lahat
ng clockwise rotation is positive, lahat ng counterclockwise is negative. Tapos, from right, lahat ng clockwise is negative, lahat ng counterclockwise is positive. So, importante na matutunan nyo itong, or magamay ninyo itong shear and moment at specific section para sa sign convention. Okay? So, ito yung introduction ng ating influence line. So, sana ready na kayo para sa mga example. Okay?